isa sa pamamaraan para natin manidisiplina ang ating mga sarili at mawakasan na itong ating mga suliraning ito tungkol sa ating tertiary sector group sa ating lungsod. Samantala, nakapasa na sa first reading ng sangguniang panlungsod ang naturang ordinansa at kung magiging maayos ang resulta ng isasagwang public hearing ay isasalang na ito para sa second reading. Samantala, usok, init at alikabok ang mga ito ang pangunahing sinasabana ng mga traffic enforcers na silang namamahala para sa mas mabilis sa daloy ng mga sasakyan upang maiwasan ang pagsikip ng daloy ng trapiko. Ang mga taong kalakip ng sipag sa araw-araw na pagtayo sa gitna ng kalsada ay ang mahabang pasensya sa pagharap sa mga pasaway ng motorista. Maraming beses nang naganap ang aksidenteng pagkakaiwan ng ilang mahalagang gamit ng mga pasahero sa mga tricycle na hindi naman lingid sa karamihan dahilan sa inaanunsyo din ito ng mga tauhan ng Traffic Management Office matapos na lumapit sa kanila mga sinumang nawawala ng gamit. Bagamat halos suntok sa buwan na mapawalik ang mga kagamitan, marami pa rin naman ang umaasa na isasauli ito sa kanila ng driver ng tricycle kung kaya't lumalapit sila sa mga traffic enforcers. Ngunit ang mga ito na rin mismo ang nagsabi na karamihan na hindi napapabalik sa may-ari ang mga kagamitan na naiwan nila. Sa usapin ng pagbabalik ng mga nare-recover ng mga gamit, katulad ng cellphone, mga pera o anumang personal na mga bagay, mas lamang ang hindi napapabalik. Kung sa isang araw may 10 na-recover, ibig sabihin 10 ang na-report sa amin na i-blatter na naiwan sa mga tricycle o nahulog, maswerte na ang isa, dalawang recovery ang mangyari sa araw-araw. Marami dito ang nagdadala at na-claim naman agad nangyari. Pero yung mga mabibigat na bagay, ang karamihan, hindi na rin nadadala dito hindi rin na ibabalik. Siguro nga, dala na rin ang kahirapan, kaya kuminsan, hindi na rin nila na ibabalik. Pero marami dito, dinadala din ng mga tricycle driver at nakukuha naman agad ng mga miyari. Ganun pa man, hindi naman nila nakakaligta ang bigyan kahit ng simpleng rekognisyon ang mga mabubuting driver na nagkukusang magbalik ng anumang naiwan ng kanilang mga pasahero. Isang mabuting halimbawa na sana anilay, tularan ng iba pang mga driver. Susunod. Bigla ang pagtaas sa singil sa tubig ng Calapan Waterworks Corporation, inalmahan ng mga consumers. Yan po ang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, town house. All units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our living partner, Pagibig Fund. With monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB license to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Beautiful place, ideal for the whole family. For the family.
where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dahil na rin sa pagtaas ng taripa sa resibo ng waterworks ngayong buwan ng Setyembre, marami ang naalarma at lubang nagulat dahil sa biglaang pagtaas nito ng 80%, kung saan karamihan sa kanila ay nagulantang at ipinahayag ang pagkadismaya dito. Ang nakakapagtaka nga ho at biglaang pagtaas ng kwan ay sobra-sobra naman ang biglang pagtaas. Ang pinagtataka namin, hindi... Ang daloy ng tubig, hindi naman masyadong lumakas, bagkus humina pa. Tapos, yun nga, bakit ang laki-laki ng itinaas? Almost 80%. Kasi nga, nalaman namin nga itataas, kaya lang sabi, may public hearing, pero wala naman kami nabalitaan kung saan sila nag-hearing. At saka yung, na ano daw sa mga tsarya ng ating... municipality na i-publish daw. Wala naman kami nababa.